Hello po. Isang magandang umaga po sa atin lahat. Andito pa rin tayo sa expo kasi puspusan ang ano ngayon kasi ano na eh. Halos isang buwan na lang ang natitira sa ano sa event sa expo dito. Andito po tayo. Happy Bliss Sunday po bawat isa sa atin po. Andito na naman tayo, magbibigay tayo ng update po. Shout out muna kay Raur Bulatiti. Nag-message po siya sa akin kahapon at tinawagan ko siya. Sabi niya ay may magandang balita sa kanya kasi anong araw ba yun siya pumunta? Martes. Martes siya nag-appearance po sa Poland Embassy sa Abu Dhabi. Ang sabi niya sa akin, pinuntahan o parang pinuntahan yata ng ano na sabi niya border guard. Ngayon si Ma'am Risa minessage ko, ang sabi niya mayroon na ng pumunta po doon sa akin daw nag-confirm. Pero ang sabi Emirates taga immigration officer po nag-ano sa akin, salamat naman po. Iwan ko lang kung saan yung tamang term. Ang sa kanya naman border guard, pero okay lang yon, halos pare-pareho. Siguro immigration din yon, immigration. Salamat naman po, medyo mayroong development po sa ating pag-apply po. Kahit pa may sigalot po sa Ukraine, hindi po tayo magpapatinag po. Hindi tayo matatakot, may Diyos naman tayo. Ganun talaga. Lalabas na yung visa natin po, tuloy na tuloy po. Basta mayroon lang flight na papuntang Poland po. Hindi ako matatakot po anong mangyayari. Kasi kahit saang lugar tayo po, kung tayo ay kukunin na po, wala na po tayo magagawa. Yun ang kasabihan, pag uras mo na. Ang importante lang po, dasal lang po talaga at tiwala sa Panginoon po. Kasi po ako ay talagang nung bata pa lang ako, hanggang ngayon po ako po ay naglilingkod po sa Panginoon, hindi yung nagsiservisyo po kasi ako ay busy po. Siguro wala, hindi pa time sa akin na magano po kasi gawa nung mayroon tayong trabaho. Pinakamaganda talagang gawin natin po, susundin natin ang utos ng Panginoon po. Yung kagustuhan niya kasi malapit na po. Ito na po yung mga ano po, yung mga palatandaan po na nakalagay sa Biblia po na naglalabasa na. Ito na po yung pinakamalaking gira po. Palagi kong pinapanood yung gira sa Ukraine mula umpisa hanggang ngayon. Iwan ko lang kung totoo ba tong ano mga balita kasi napanood ko talaga. 1,000 na ang patay no kahapon pa yun ha, 1,000 ang patay sa Russia. Pero sa Ukraine mga ano lang mababa lang ng numero. At dami ng mga tangki gira sa Russia na ano na nalusaw. Pati yung mga truck nila na karga ng mga rocket, aeroplano rin, bagsak at saka helicopter. Kung tutuusin po, dihado po ang Russia kasi sila ang pumasok sa teritoryo ng Ukraine po. Ako po wala po akong pinanindigan, wala po ako nagpagkita po ko dito. Kasi nga, una-una, hindi naman alam sa Russia kung saan nagtatago yung mga military, army sa Ukraine. Yung mga civilian po, may mga armas na. Kaso lang gumagamit ang Russia ng ano ng mga malalakas na armas po, yung mga missiles, yun lang po diyan sa natatalo. Talagang giba-giba na po yung ano yung Kyiv na capital city. Durog na po. Kawawa nga po yung mga tao. Ang unang uunahin natin yung pagkain, siyempre pati yung mga Rusya, paano kasi sila makasurvive po na habang nagigira, wala naman nagluluto sa kanila kasi hindi naman sila taga roon. Sa tingin ko, may baka gamot siguro or di kaya mga dilata na lang. Kawawa naman sila pareho po, mga inosente po sila pareho para sa akin. Sana po matigil na po. Wala namang mananalo sa kanila.
pare-pareho lang mga lingwahe nila, lahi nila, dugo, iisa lang. Dapat po magmamahalan po tayo sa isa't isa po. Yun ang nakasulat po sa Hebrews 13:1, let brother love continue po. Patuloy po tayo magmamahalan, hindi yung magpapatayan. Magtutulungan po tayo. Ang masakla po dito, kasi parang nag-courtesy call na ang Russia po sa mga iba't ibang bansa, kung ano po yung mga nag-loyalty check na siya. Dito naman sa side sa Amerika po, yung NATO is strong talaga yan. Bukod po doon sa mga ibang bansa na mga maliliit katulad ng Pilipinas. Ito po ay papunta na po so, ito sa Third World War na po. Ito na po yung sinasabi sa Biblia po na kawawa yung mga bata po na mga maliliit. Ito na po ang pinagtuto po. Nakilabot po. Hindi po ito biro. Talagang mga inosente kasi ang mga karamihan na mamatay dito. Itong mga sundalong iba po, ayon sa hindi, kailangan susunod rin sila sa utos. Kawawa yung mga ano po ang Russia na namatay doon sa Ukraine kasi hindi alam sa mga kamag-anak na namising na pala yung kamag-anak nila. Nandoon no, daming patay, nagkalat lang sa kalsada. Mga bata pa naman, mga edad 20-18. Or baka sa below 25, bata, mga bata pa. Talagang naawa po ako. Napasubo sila sa utos ng kanilang commander. Ganun talaga yung buhay. Pero ang pinaka-importante po, magdasal po tayo, manalangin po tayo na maganda ang relasyon natin sa Panginoon po. Magsipa tayo bawat linggo. Yun na po ang hinihingi sa Panginoon, isang araw lang. Isang araw lang po ang hinihingi sa Panginoon. Ibigay natin sa Kanya, lalo na itong panahon na to. Sasabihin ko na po ang totoo para sa ating lahat. Kasi nakalagay po sa Marcos, hindi ko nagkakamali, sa 16, chapter 16 po. Go to the world and preach the gospel of God. Ito na po. Papalapit na po. Papalapit na po ang mundo po, hindi, parang hindi pa, pero yung buhay natin, hindi natin alam kung anong mangyari bukas. Kailangan natin sundon ang kagustuhan po sa Panginoon po. Kasi kung mamatay po tayo po, mayroon tayong insurance po sa Panginoon na mapunta tayo sa langit po. Yun ang buhay na walang katapusan po. Pinakatotoo, pinakasulit na buhay po, na walang, hindi ka naman problema po, puro na masaya na po tayo. Puro ginto ang inapakan natin, mga precious stone, gaya ng emerald, jasper, chrysolite, basta marami pa po. Yan ang pipiliin natin. Habang lalo na itong ano, hindi pa huli ang lahat po. Hindi pa huli ang lahat. Kailangan sambahin natin ang Panginoon po. Si Jesus Christ po, siya po ang may-ari sa ating mga buhay po. Ang pinakasekreto lang po na makapunta tayo sa langit po, tatanggapin natin si Jesus Christ po na as a personal savior sa ating buhay at susundin natin ang kagustuhan niya. Huwag tayong magawa ng mga labag sa batas sa Panginoon. Pero tao lang po tayo, makakasala po tayo. Hindi naman, wala naman perfecto na tao, pero mas maganda yung araw-araw po natin kausapin ng Panginoon po sa pamagitan ng pagdasal. Hindi lang po tayo magdasal na maghingi ng pabor sa Kanya, na mayroon tayong kailangan po lahat ng panahon po. Pagising natin, pasalamat tayo kasi nabigyan pa tayo ng panibagong buhay, hininga natin. Kasi maraming mga taong natutulog na natuluyan na po. Yun po, yun ang pinakatotoo po. Marapit na po babalik ang Panginoon po. Ito na po yung ano, yung nasa Biblia po nakasulat po na pagkatapos ng gira po o itong ano, babalik ng Panginoon po, kasi naglabasa na ang itong masaklap na po, maglabasa na po ang Antichrist po. Yung mga magpapatunay na sila ang Diyos na hindi pala totoo. Parang linlangin ang mga tao para malilito ang mga tao na doon sila magsimba itong tao na to. Hindi pa natin matutukoy kung sino ito.
Sana po hindi pa mangyari itong henerasyon natin ngayon. Kasi kawawa yung mga bata. Ako wala namang problema, matanda na ako. Mga bata, mga anak natin, kawawa naman po. Sana po ay huwag kayong magagalit sa akin. Wala pong reliyon po na makaligtas po sa atin. Yun po ang totoo. Huwag kayong maniwala po. Ang Church of God po, yung sinasabi na Church of God o Iglesia ni Cristo po, tayo yon, hindi yung material na bagay na simbahan. Ang tinatawag na Church of God, tayo po, mga kapatid. Tayo po ang templo ng Panginoon. Katawan natin, titira po ang Panginoon sa atin po by Holy Spirit po. Malalaman natin kung ikaw po ay maganda relasyon mo sa Panginoon, maramdaman mo talaga na ang Panginoon ay sumasama sa iyo kahit saan. Makapangyarihan po ang Panginoon po. Pwede niya lahat ng million, billion ng tao. Titingnan niya yung bawat puso sa atin at isipan kung ano ang laman. Yun po totoo. Basta hindi pa huli ang lahat po. Magbagong buhay na po tayo. Tanggapin natin si Jesus Christ as personal Savior. John 14:6, Jesus is the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except through me. Marami pong mga bersikulo po na nagpapakita po na Jesus Christ ay isa lang po, iisa lang po sila sa Panginoon at ang Holy Spirit po ngayon. Pagkatapos ng pumunta siya sa langit, nagpaiwan ang Holy Spirit po. Nandito para sa atin, nandito lahat sa atin po. Hindi natin sayangin ang panahon po. Si Jesus Christ po, kung hindi niyo alam, mas una pa siya kay Moses. Hindi po yung kapanahunan ni Maria. Mas una pa si Jesus Christ. Nakalagay po sa Biblia. Kung nagbasa-basa po kayo, kung mayroong, hindi kayo yung makikinig-kinig lang sa mga sabi-sabi, mas una pa si Jesus Christ kay Moses po. Yun ang totoo. The Alpha and the Omega po. Sige po, wala na po akong oras kasi papaalis na po ako. Gusto ko po akong mamahagi sa the words of God, lalo na ito ngayon ay Sunday. Gusto po akong makatulong po sa mga kapwa po, hindi lang sa pag-apply sa pulan, kung hindi po sa spiritual na bagay po. Sana hindi kayo magagalit sa akin po, hindi kayo ma-open po, kasi ako wala po akong reliyon na ano po, ang reliyon po ay hindi makaligtas kung hindi ang relasyon po sa Panginoon po, bawat isa sa atin po, yun lang po ang makaligtas po. Lahat ng buhay po ay temporary lang po dito sa itong mundo na to. Sige po, maraming salamat po. God bless sa bawat isa sa atin.